Alright, Elash Vlog. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon. Na eto na, barko ng Pilipinas, pinigilan ng barko ng China na makalapit sa Baho de Masinloc. For real, real na real. Ito na mga kaibigan, ang nagtitrending news ngayon. Umpisa na natin. Hindi na namang nakararas ang pangaharas ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Okay, ulitin natin ha. Muli na namang nakarangas na pangaharas ng barko ng China ang barko ng Pilipinas. Muli na namang nakarangas na pangaharas ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. At ayon sa PCG, maging barkong pangisda ng mga Chino kasama sa mga nangharang. Ganon! Na- OMG! Ibig sabihin, pati yung mga ngisda ng China na pumasok sa Baho de Masinloc ay nangaharas na rin. Grabe ito mga kaibigan ha. Teritoryo ng Pilipinas nang pumasok. Okay, pumasok sila sa teritoryo ng Pilipinas bago nang haharas sila. Okay, okay din. Nakatutok si John Consulta. Brilliant. Pasado alas 8 ng umaga ng February 22, nagsimula ang tila patintero sa dagat ng BRP, datos handay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nako. Do not interfere with the Dragon Patrol of the Government of the Philippines with REEC. Over. Nang makalapit sa Baho de Masinloc, pitong barko ng China ang pumipigil sa sinasakyan naming barko. Grabe, pito. Ang dami. Continue lang ha. Makalapit sa gilid ng bahura. Sa kabila ng ating paglalayas na makalapit sa Baho de Masinloc, ay patuloy tayong hinaharang itong mga tauhan ng Coast Guard ng China at pati yung kanilang Chinese militia. Sa katunayan, kitang-kita nga natin itong kanilang barko ay naka full reverse, hindi apabante, paatras. Paatras. Para lang harangin ang pagtakbo at paglapit ng barko ng BFAR na ito papunta sa ating mga isda para maghatid ng gasolina at tulong sa ating mga kabayan. Okay mga kaibigan, explain natin. Marami nagtatanong dito, bakit paulit-ulit na lang ito nangyayari? Bakit itong barko ng China ay hindi mapaalis ng Pilipinas dito sa Baho de Masinloc? Dahil maliwanag dito mga kaibigan, itong Baho de Masinloc ay teritoryo talaga ng Pilipinas. Okay, bakit? Maraming bakit. Hindi rin natin may paliwanag. Hindi rin natin masagot mga kaibigan kung bakit nga. Continue lang. Muli rin naglatag ang China ng floating barrier sa bukana ng Baho de Masinloc. Sa pangaharang ngayon ng China, hindi lang ang Coast Guard at Militia vessels ang nangaharang, kundi maging ang isang fishing boat na tumali sa 50 metro lang ang layo sa BFAR vessel. This is the first time that the Philippine government monitored the presence of Chinese fishing vessel, participated in blocking and shadowing operation to prevent the BFAR vessel from moving forward or getting closer to Baho de Masinloc. Pagis na yan. Papamura ka dito mga kaibigan ha. Kasi nga matagal ng issue ito, paulit-ulit na lang, halos buwan-buwan na lang yata hinaharang. Nakakainit ng ulo pa ganito. Okay, commercial muna tayo. Commercial muna tayo para mawala ang ating init ng ulo. Mula kay Gigi Delana. Ito na. Okay. This man has a bottle. Parang na-immune na ako dito sa balita na 'yon, yung lagi na lang na pumapasok ang China sa teritoryo ng Pilipinas. Oo, nakaka-immune na. Oo, continue na lang. Molly. Makinig pa ito, makinig ng mga ganito. Mga kaibigan, kung gusto nyo mapanood ha, napaganda. Si Oblada, Oblada. May Gigi Dilana. Oblada, may isa. Init lang ulo ko, kaya medyo siningit ko lang. Okay, ito na, continue pa. Gumagdor. Sa 2 oras, tuluyang nakalusot ang BRP datos Sanday ng BFAR at nakarating sa mga maming isda na naghihintay ng ayudang pagkain at libreng diesel para sa 44 na mother boats. Dami. Okay, ito na mga kaibigan, Baho de Masinloc, barko ng BPR, pinigilan ng mga barko ng China na makalapit sa Baho de Masinloc. Alam niyo mga kaibigan, ito. Ito yung barko ng Pilipinas, hinahatid nila. Okay, resupply mission ito para sa mga mangingisda. Okay? Na marami nagsasabi na
Siyempre, itong mga barko ng Pilipinas, mga mangingista, kailangan yan ng ayuda. Importante yan. Ha? Kasi nga, may manauubusan dyan ng gasolina. Pangalawa, yung ibang barko ng Pilipinas dyan na nangingisda, medyo matagal. Apat na araw, pitong araw, dalawang linggo na nangingisda lang. Okay? Sinusuplayan. Binibigyan. Okay? Ay maliwanag dito, ayuda. Binibigyan ng ayuda ng Pilipinas dito sa Bajo de Masinloc. Okay? Kaya nga, ang nangyayari, yun nandyan din yung mga Chinese na pumapasok. Talagang ang Chinese ay porsitigido talaga sila na itong area na ito ay kanila daw. Ganun. O talagang sinasakop na nila. Talagang mga Chinese, mahirap na magsalita sa mga yan. Kasi nga, itong balita na ito, pumapasok. Pati sa Palawan, mga kaibigan, ha? Yung nasa Palawan, yung basag-basag na bahura. Okay? Ngayon lang nakita yun. Halos ilang tinuladang coral reef na ibinalita na ngayon lang nakita na durug-durug na. Ganun. Grabe naman. Talaga itong mga China, pasaway. Pasaway, mga kaibigan. Yung marami nagtatanong, bakit hindi pumasok dyan ang Amerika dito sa ganitong area? Kasi nga, medyo ano pa, komplikado kasi pag pumasok din yung tumulong yung Amerika. Ha? Kasi nga, ibig sabihin, medyo baka lumala lalo ang tensyon, mga kaibigan. Ha? Pag pumasok dyan ang China, ay ang Amerika. Kaya inayaan na lang ng Pilipinas ang mag-resolve nitong kaso na ito. Pero yun na nga, ang tanong, kaya ba ng Pilipinas na itaboy ang China sa mga ganitong pangyayari? Sa tingin ko, mga kaibigan, simple lang, kayang-kaya yan. Okay? Kayang-kaya, kaya lang, medyo sa pilitan. Ha? Pilit, pero kaya. Alam na. Bawal magsalita, mga kaibigan, pag ikaw ay vlogger, huwag mong idadown yung Pilipinas. Okay? Dapat, kaya. Yan ang Pinoy. Okay? Continue lang. Masaya-masaya, sir, kay malaking tulong. Ayun naman pala. Mas madalas para mas malaki natin tipid. Nako, ay galon-galon ang kinukuha. Grabe, swerte ng mga mangingisda dyan. Ano? Siyempre, ayuda, libre. Okay? Bagay. Kung sa lupa, okay, sa lupa, sa mga probinsya, okay, ang Pilipinas, namimigay ng ayuda yan. Okay? Pera. Dito naman, sa dagat, ang Pilipinas, ganun din. Namimigay ng gasolina, pagkain. Okay? So, tingin ko, pagkain at gasolina. Okay? Kaya, lagi ito, mga kaibigan, ginagawa. Continue lang, ha? Kung mahal ngayon ng diesel, malaking bagay na itong binigay nyo sa amin. Di ba kayo sa'yo natakot sa may mga Chinese Coast Guard? Sa mga Malaysia, Chinese paligid. Hindi naman, sir. Hindi naman kami ganaan. Oh, yan ang Pinoy, mga kaibigan. Ha? Dapat hindi kayo matakot dyan sa mga Chinese. Kasi mga Chinese, nananakot lang yan eh. Totoo lang, nananakot lang yung mga Chinese na yan. Pero takot din yan. Takot yung mga yan. Masarap yung feeling na nakalapit tayo. Kaya nalit sa ating mission para mabigyan nyo ng ayuda yung ating mga mangingisda. Ayun nga siya sabi ko, ayuda, okay? Ay, lalaki ng huli! Tuna, kaya pala ang mga Chinese dyan, pabalik-balik. Ipinakita rin ang mga mangingisda sa GMA Intelligence ang mga huli nilang iuwi sa kanilang mga pamilya. Ang daming isda dyan. Okay, alright mga kaibigan, ano masasabi nyo dito sa barko ng Pilipinas na muling pinigilan ng barko ng China na talaga namang nakakainit ulo, nakakahiblad, pero na-immune na nga ang ating mga kababayan dahil paulit-ulit na lang daw nangyayari. At maraming katanungan, bakit? Okay, commercial ulit mula kay Gigi Dilana. Alright. Maganda ito, kaya ko ay ano. Hindi ko alam kanta. Ito yung Ubladi Ublada Ubladi! Ublada! Ay, grabe! Sumura na ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Paulit-ulit na lang nangyayari, okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Medyo puputulin ko na. Anong masasabi nyo sa nangyayari na ito na nga?
barko ng Pilipinas, BFAR, muling pinigilan ng mga barko ng China na makalapit sa Bao de Masinloc. Okay? Sa Zambales yan, mga kaibigan, na nangyayari. Okay, nga dito na lang. Subscribe my channel. For real. Real na real yan. Baka nasipin yung fake na naman yan. Dumali ka na naman. Fake yan. Real yan, mga kaibigan, ha? Real na real. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.